Babalik po tayo doon sa cycle, no? Doon sa being captivated by Jesus. Kaya sa umagang ito, we will be continually captivated by Jesus. At gagamitin po natin ang John chapter 2 verses 1 to 11. That i-discuss po natin ang mensaheng pinamagatan natin, Jesus, our everyday miracle worker. Hallelujah. Hawakan nga po natin ang ating puso, sabihin natin, Jesus, you are my everyday miracle worker. Praise God. Ano po? So yun po ang ating tatalakayin ngayon. Mula po sa John chapter 2 verses 1 to 11 na iisa-isahin po natin mamaya. Umpisa na po natin. Matapos pong bautismuhan ni John the Baptist o John the Baptizer, si Jesus, sa ilog Jordan, sa Matthew chapter 3, 13 to 17, kung saan siniguro po ng kanyang ama ang pagkalugod, no, sa kanyang sariling anak kahit wala pa itong nagagawa. Ba, malinaw na po sa atin yun, mga kapatid? Nung bautismuhan po ni John the Baptizer si Jesus, wala pa pong nagagawa si Jesus na ministry. Wala pa po siyang nabubuhay na patay, wala pa siyang ipinipreach, wala pa po siyang itiniteach. Ano po? Siya po ay zero performance. And yet, sabi po ng Ama, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Praise God. Ano po? Tapos sa Matthew chapter 4, verses 1 to 11, makikita naman po natin doon na si Jesus Christ ay sinubok at tinukso ni Satanas doon po sa ilang, doon po sa wilderness. Lista nyo na lamang po yung mga kapatid. Pagkatapos po magganap ang dalawang pangyayaring ito, yung baptism po niya, tsaka yung pagsubok sa kanya ni Satanas, sinimulan na po ni Jesus Christ ang kanyang paglilingkod. Malinaw po sa Matthew chapter 4 verse 23 ang tatlong pangunahing ministeryo ni Jesus. Ano po yung Matthew 4:23? Sabi po doon, now Jesus began. Sabihin ko natin, Jesus began. So nagsimula na siya. He began to go all over Galilee, una, teaching in their synagogues. Pangalawa, preaching the good news of the kingdom. Pangatlo, healing every disease and sickness among the people. So ito po yung tatlong pangunahing ministry ni Jesus Christ nung lumakad po siya rito sa mundong ito. He was teaching, he was preaching, and he was healing. At kung susuriin po natin mga kapatid, itong tatlong major ministries ni Jesus Christ na ito, meron pong kinalaman sa miracle. Bakit? Kasi kapag ka ikaw ay nakinig sa preaching about the kingdom, mararanasan mo yung miracle ng kaligtasan. Pag nakinig ka naman sa teaching ni Jesus, mararanasan mo yung miracle ng karunungan, kaalaman, encouragement. Kaya lahat ng nakikinig sa teaching ni Jesus, nai-encourage. Himala yun, kapatid. Tapos, kapag ikaw naman nakaranas ng healing ni Jesus, ikaw, mararanasan mo, kapatid, yung miracle ng kagalingan ng iyong katawan. This is because Jesus is our everyday miracle worker. Po. So, sa eksenang ito ng ating teksto, sa John chapter 2, verses 1 to 11, inilalarawan po si Jesus na naging concerned at naging involved sa problema at sitwasyon ng ordinaryo at pang-araw-araw na pamumuhay. Naniniwala ka ba, kapatid, na si Jesus involved sa buhay mo araw-araw? Amen. Ano po? Involved siya sa buhay mo araw-araw. At yun ay papakita ng John chapter 2 verses 1 to 11. At kaya niyang itawid sa anumang sitwasyon ang mga kanya. Itaas nga po ang mga kay Jesus. Praise God, no? Kaya kang itawid ni Jesus kung ikaw ay kanya sa pamamagitan ng himalang kailangan mo ng oras na yon. So, today, let us be captivated by Jesus. So, magitan po ng mensaheng itong Jesus, our everyday miracle worker. No, talon na po tayo doon sa ating teksto. Meron po itong tatlong i-observe natin mga kapatid o titignan. Una, pansinin po natin mga kapatid, Roman numeral number 1, his participation in the events of life. Jesus' participation in the events of life. Si Jesus Christ nakikisama sa kaganapan ng buhay mo. Si Jesus Christ, mga kapatid, nagpa-participate sa events ng buhay mo. Sabi po doon sa verses 1 and 2, babasahin po natin. On the third day, a wedding took place in Cana in Galilee. Jesus' mother was there. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. So malinaw po sinasabi lang ng dalawang talatang yan, mga kapatid. May kasal, invited si Jesus, kasama yung mga disipulo niya, tapos nandun din si
Sino? Si Mary. Yun lang. May kasal, invited si Jesus, invited din yung mga disciples niya, tapos nandun din yung nanay niyang si Mary. Dito po sa verses 1 and 2, let us first look at the circumstances. The circumstances, yung tunay na kaganapan, mayroon pong kasal. The circumstances was that there was a wedding. At nung panahon po nila, laging malaking kaganapan ang mga kasal noong panahon ni Jesus Christ. Bakit? Kasi ang kasal po hindi gaya ngayon na 2 hours lang, pero pag napahaba yung pastor, nagiging 3 hours. Tapos pagka masyado nang maarte yung nangangamera, magiging 5 hours na. No? Tapos bago ka pa makakain, so all in all, parang 10 oras lang sa panahon natin ngayon. Pero nung panahon po nila, halos isang linggo ang pagdiriwang, mga kapatid. Now, hindi po sinabi dun sa ating talata kung sino ang ikinasal. Pero maaari po nating ipalagay na dahil inanyayahan si Jesus at inanyayahan din, mga kapatid, yung mga disipulo niya. Siyempre, kanino ba nakasabit yung mga disipulo kundi kay Jesus. Nung inanyayahan si Jesus, sama na sila. Tapos, nandun din po, involved din yung nanay niyang si Mary sa pagdiriwang. Mamaya makikita po natin sa verses 3 tsaka sa verse 5. Di po? And so, dahil hindi naman sinabi yung kung sino nga yung ikinasal, pwede po nating ipalagay na baka malapit itong kamag-anak nila. Eh bakit? Eh kasi nandun si Jesus. Eh kasi nandun si Mary. Di ba yung mga matatanda nakikitulong yan? O so, maaring kamag-anak po nila. Now, i-contrast muna natin si Jesus tsaka yung pinsan niyang si John the Baptist. Si John the Baptist po kasi, mga kapatid, pinsan ni Jesus Christ, ayon po sa Mark chapter 1, 4 and 6, nakatira po sa wilderness. Si John the Baptist, mga kapatid, hiwalay sa mga tao. Si John the Baptist, mga kapatid, kung magdamit, ang damit po niya ay yari sa buhok ng kamelyo. Kung may makasalubong ka, halimbawa, doon sa kasala, no, ang damit ay buhok ng kamelyo. Sasabihin mo ba, ba't hindi nakaparuno? Ba't hindi ito nakasuot? Iba si John the Baptist, mga kapatid. Siya po ay kumakain ng locusts at wild honey. Yun po si John the Baptist. Yung pinsan niyang si Jesus, mahilig sa sosyalan. Sabi mo nga sa tabi mo, si Jesus mahilig sa tao. Tao ka ba, kapatid? Kung tao ka, mahilig si Jesus sa'yo. Amen, mga kapatid? And so, mahilig si Jesus sa sosyalan. Incidentally, ang sabi po ng Luke chapter 16, verse 16a, the law and the prophets were proclaimed until John. Tingnan niyo po itong talatang ito, mga kapatid. Ang kautusan daw at ang mga propeta ay ipinangaral hanggang kanino lang? Hanggang kay John. Amen? Hanggang kay John. Nasaan na si John? Patay na. 2,000 years ago, patay na po si John. Yung kautusan daw at ang mga propeta ipinangaral hanggang kay John lang. Hanggang dyan lang. Kaya tayo po ngayon na church, wala po tayo sa ilalim ng kautusan. Bakit? Kasi tumigil na po yung pangangaral ng kautusan hanggang kay John. So si John po, mga kapatid, ay kasama doon sa lumang kasunduan ng kautusan. At yung lumang kasunduan ng kautusan, kinakarakterize ni John. Impersonal. Malamig. Sinlamig po ng batong pinag-ukitan ng 10 utos. Kaya nga, hindi siya mahilig sa tao. Mahilig lang siya sa ministry. Pag panahon na para sabihin, magsisi kayo! Yun, lalabas na si John. Pero si Jesus Christ, kakaiba po, mga kapatid, bakit? Si Jesus Christ, siya po yung nagpasimula ng new covenant of grace. Mahilig po siya sa tao. Kung si John the Baptist, mga kapatid, ay impersonal, si Jesus Christ ay so personal. Kung si John the Baptist, mga kapatid, na nakabahagi ng lumang kasunduan ng kautusan ni Moises, ay malamig, sinlamig ng batong pinag-ukitan ng 10 utos. Ito naman si Jesus Christ, who is the personification of grace, mahilig sa tao. Palakpakan nga po natin si Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Mahilig si Jesus sa tao. Now, kung may itinuturo man ang eksenang ito sa atin, ipinapakita nitong pinili ni Jesus na mag-participate sa isang common, routine, everyday event gaya po ng isang kasal. Di po ba ang kasal ay common lang yan? Everyday event yan? Kung wala lang po tayong COVID-19 ngayon, may araw-araw may kinakasal. That is a common event. Po? At pinakikita po ng mga talata natin ngayon na si Jesus Christ, nag-participate po siya sa isang common
routine, everyday event. Now, speaking of kasal, mga kapatid, ang Diyos po ang may akda ng kasal. Okay? Doon po lang po sa halamanan ng Eden, ay inumpisahan na po ng Diyos, inimbento na ng Diyos ang kasal. At ang presensya po ni Jesus sa kasal na iyon ay nagpapakita ng kanyang pagkilala at paggalang sa institusyong ito na itinakda ng Diyos. Kaya kung nagpakasal ka, no, ibig sabihin, ikaw ay pumayag sa plano ng Diyos. Amen, mga kapatid? So, yung po mga nagpakasal dyan sa inyo, kayo po ay pumayag sa institusyon ng Diyos. At yung pagpasok po ni Jesus Christ sa kasal, yun po ay nagpapakita, mga kapatid, no, na ginagalang po ni Jesus Christ yung sinimulang institusyon ng Diyos. Bakit? Kasi yun po, yung kasal ay naglalarawan, mga kapatid, ng pag-ibig ni Jesus sa iglesia. Yung pong sabi ng Ephesians chapter 5, verse 25. Kapag dumating na yung time na iaalay na ni Jesus ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, iaalay po niya bilang pag-ibig niya sa church, po, ipapakita po nun yung paglalarawan ng kasal. At yung kasal, naglalarawan siya, nagpapakita po siya of how much our Savior loved us. Kaya si Jesus Christ, hindi lamang po siya panglinggo. Kasi na-involve nga po siya sa araw-araw na event eh. So hindi lang panglinggo si Jesus, buhayin po natin sa isip natin na kapag Sunday, dun lang natin na consciously naiisip si Jesus. Hindi po, sabi mo nga sa katabi mo, hindi lang panglinggo si Jesus. Pang-araw-araw siya. At ninanais po niya at talagang karapat dapat siyang isama natin sa bawat bahagi ng ating buhay. Ano po? So anong application ito sa atin bilang mga anak ng Diyos? Bilang anak ng Diyos, kapatid, sa iyo na nakatira si Jesus. Sa iyo na siya nakatira. No? Sabi sa Galatians chapter 2 verse 20, Christ lives in me. Christ lives in you. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 27, Christ in you. Hindi out of you, in you. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 4, Jesus who is your life. Si Kristo na ang ating buhay. Therefore, kung sa akin na pala nakatira si Jesus, at si Kristo pa ang aking buhay at siya nagpapatakbo ng aking buhay, ang tanong ay, dinidesisyonan ko ba araw-araw na hayaan ko si Jesus na ipamuhay ang buhay niya sa pamamagitan ko? Kasi nakatira na siya sa akin eh. Ang Christianity naman, mga kapatid, ay hindi ikaw, iniwan ka ni Jesus, tapos hayaan na ikaw ay mamuhay ng iyong buhay Kristiyano, hindi. Christianity is letting Jesus Christ live His life through you. Hinahayaan mo si Kristo na ipamuhay ang buhay niya sa iyo. No? So, dinidesisyonan ko ba na magningning si Jesus sa pamamagitan ko? Nagdi-decide ba ako, since sa akin na nakatira si Jesus, na magningning, ipamuhay ni Jesus ang kanyang buhay sa pamamagitan ng aking pagpapamilya? Sa pamamagitan ng aking pagpapalaki sa aking mga anak? Sa pamamagitan ng aking pagtatrabaho, kung may negosyo ka, kapatid, bilang negosyante, nagniningning ba si Jesus sa negosyo mo? O kung ikaw ay estudyante, sa pag-aaral mo, nagniningning ka ba? Online man yan o on-site? O nagniningning ka ba, kapatid, sa pagpili mo ng kaibigan? Nagniningning ba si Jesus sa pagpili natin ng kaibigan? Nagniningning ba si Jesus? Hinahayaan ba natin siya na mag-ipamuhay yung buhay niya sa pamagitan po, mga kapatid, ng ating love life? At lalo't higit sa pamagitan ng ating kasal, hinahayaan ba natin ng Panginoon? Dalawa lang po ang opinion dito, mga kapatid. It's either Jesus is Lord or Jesus is not Lord at all. Dalawa lang ang tanong doon. It's either na si Jesus ang Panginoon o kaya hindi talaga. Kaya sabi sa Acts chapter 10 verse 36, you know the message God sent to the people of Israel, announcing the good news of peace through Jesus Christ, who is Lord of all. Basahin nga po natin sabay-sabay yung naka-bold. Jesus Christ is Lord of all. Inano na po ng Bible, diniklara na ng Bible, Jesus Christ is Lord of all. The question na lang, mga kapatid, ay sa atin ng mga anak ng Diyos na pinananahanan ni Jesus, will I let Jesus be Lord of all? Hahayaan ko ba na si Kristo talaga ang maging Panginoon ng lahat sa buhay ko? Kasi nga, sa akin siya nakatira at namumuhay siya araw-araw. Hindi siya panglinggo. Kaya sabi ng iba, the problem with the Christian life is that it is everyday.
Akala ng ibang Christian life, mga kapatid, ay pang Sunday lang. Hindi. The Christian life is every day. Diba? And so, makikita natin dito, it's either Jesus is either Lord of all, or He isn't Lord at all in your life. At ang makakasagot dito, kapatid, ikaw lang. Is Jesus really Lord in your life? Or, hindi pa. Inanggap ko lang siya, pero hindi siya talaga pinahihintulutan ko na maging Panginoon ng aking buhay. Letter B. Tingnan po natin yung call. The call. Yung pagtawag. Nakita po natin, mga kapatid, bakit po napapunta si Jesus dun sa kasalang iyon? Gatecrasher ba siya? Hindi. Ano? Invited guest siya. He was called. Tinawag siya, mga kapatid, in the first place, si Jesus ay napapunta sa kasalang iyon dahil may nag-anyaya po sa kanya. Yun ang sabi ng verse 2, Jesus and even His disciples were invited. At dahil siya po, mga kapatid, ay inanyayahan, ibig sabihin, pinag-isipan po siyang mabuti at sinadyang alalahanin. Lahat po ng mga nagpakasal dito, mga kapatid, iba nung naglilista na po kayo na magiging bisita, katagal-tagal, mga kapatid, nag-away pa kayo. Kung sino ang mga bisitang aanyayahan. Tama, mga kapatid? Kung sino yung mga bisita? Ito, yan. Gita lang ano ng pata ng baboy, yan. yan. Tapos, ang matindi, mga kapatid, mayroong mga nailista mo na nawawala pa. Tama? Kaya sabi na, ilang bisita ba natin? 200? O sige, nako, di nakapaglista ka na, tapos biglang may mga hindi mo nailista. E buo na yung 200. Mag-eliminate ka na ngayon. Kasi gusto mong isingit kung dalawa, kung tatlo. Nag-iisip ka sa kasal. Kung sino ang aanyayahan mo. The mere fact that Jesus was invited doon sa kasal, ibig sabihin, pinag-isipan po siya, sinadya pong siya ay anyayahan. Amen, mga kapatid? Ako po natin. Now, tanong, naaalala mo ba, kapatid, na doon sa krus ng Kalbaryo, hindi ka binaliwala ni Kristo? Nung si Kristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, kasama ka sa listahan. Hindi ka binura. Amen? Amen? Kaya nung iulat ni Jesus Christ ang kanyang kamay doon sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, kasama sa listahan si Anthony. Kasama sa listahan si Rodel. Mamamatay ako para kay JP. Mamamatay ako para kay Abraham. Mamamatay ako para kay Astrid. Lahat po tayo kasama doon sa listahan. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong baliwalain si Jesus. Nawa, mga kapatid, huwag po nating baliwalain si Jesus. Gaya po nung siya ay inanyayahan doon po sa kasalan, anyayahan natin si Jesus. Since nakatira na naman siya kasi sa atin, anyayahan po natin siya maging kabahagi ng ating po pang-araw-araw na pamumuhay. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 6, 19-20, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit? Ano daw yung katawan mo, kapatid? A temple of the Holy Spirit who is in you. Nasaan daw ang Holy Spirit? In you. Kanina nakita natin si Jesus is in you. Ngayon naman sabi, the Holy Spirit is in you, whom you have received from God. You are not your own. Hindi na ikaw ang may-ari ng sarili mo. Bakit? You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies, no? I-honor daw po natin ang Diyos sa magitan ng ating mga katawan. Now, kung sinasabi po natin na tayo ay Kanya na, edi wag po natin siyang pigilan. Dapat si Jesus Christ po may complete access rights sa lahat ng sulok ng ating mga buhay. Amen, mga kapatid? Dapat si Jesus Christ, sinasabihan natin, Lord, wala pong sulok sa buhay ko na wala kang access. You have access sa lahat ng sulok ng aking buhay. Saan ka naman nakakita, kapatid, ng anak mo nakatira sa inyo pero ayaw mong ipagamit sa kanya yung ref? Nang bubuksan na niya, mami, ay, huwag yan! Huwag mong bubuksan yan! Galing sa eskwelahan yung anak mo, gusto mong humiga sa supa, ay, huwag kang hihiga sa supa! Pero doon nakatira. No? Gagamit ng telepono, hindi pwedeng gumamit ng telepono, pero doon nakatira. Si Jesus Christ sa atin nakatira. Alangan naman sinasabi natin, ay Jesus, huwag mong pakialaman yung pera ko, akin lang yan. Yung ba sasabihin natin? Sa atin nakatira si Jesus Christ, pero sasabihin po natin, ay Lord, huwag mong isama yung boyfriend kong unbeliever. Huwag mong pakialaman yung girlfriend kong unbeliever kasi gusto kong maging bienan si Satanas.
Alam po ba natin mga kapatid na nung tayo po ay di mananampalataya, ang tatay natin ay si... Sino po? Si Satanas. Dalawa lang naman po ang tatay. Sabi ni Jesus Christ sa mga kausap po niyang di mananampalataya ng mga Hudyo, "You are of your father, the devil." Therefore, kung meron, kung ikaw ay anak ng Diyos, born again ka na, ikaw ay pinananahanan na, tinitirhan na ni Jesus Christ. Tapos ikaw ay nakikipag-boyfriend ngayon, nakikipag-girlfriend ka ngayon sa isang di mananampalataya, sino bienan mo? Ang tatay mo ay si God. Ang boyfriend, ang tatay ng boyfriend mo, ang tatay ng girlfriend mo, si Taning. O di bienan mo si Satanas. Mag-decide tayo ngayon. Since sa atin na pala nakatira si Jesus, edi hayaan po nating pakialaman ni Jesus pati yung love life natin. Amen mga kapatid? Amen po mga kabataan na nanonood ngayon kung gising na kayo. Hallelujah! Hayaan po natin si Jesus. Naku Lord, huwag mo pakialaman yung illegal kong negosyo. Malaki kita ko dyan. Lalo na pag Linggo. Kaya nga minsan, hindi na ako nakakapag-church. Huwag yung negosyo kong yan. Yung ibang negosyo ko, sige. Pero ito, huwag. Naku Lord, hindi po kasama yung paglalaro ko ng maghapon ng online gaming. Kaya nga wala na akong produktibong nagawa. Huwag niyo po pakialaman. Huwag po yung panunood ko ng porno, Panginoon. Kasi libangan ko lang naman yan. Huwag niyo po pakialaman yan, Jesus. Ganun po ba mga kapatid? Nakatira po sa atin si Jesus Christ. Siya yung personification ng grace. Ibinigay niya na yung buhay niya sa atin. Siya na po yung nananahan sa atin. At habang nakatira siya sa atin, babawalan natin siya na wala siyang access sa atin pong mga sulok-sulok ng buhay. Kapatid, hindi po. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag ganaon. Bigyan natin ng access si Jesus. Nakatira na si Jesus sa atin. At dahil gentleman siya, hinihintay lang kasi ni Jesus Christ na imbitahan mo siya sa bawat sulok ng buhay mo. Iimbitahan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi po siya yung gaya nung sa Revelation chapter 3 verse 20 na nasa labas ng pintuan kumakatok. At sabi doon sa Revelation chapter 3 verse 20, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice, you know, and opens the door, I will come into him." Ano po? E kaso yung Revelation 3:20 na yun, mga kapatid, naganap na sa atin yun eh. Pinapasok na natin siya. Tinanggap na po natin siya sa ating mga buhay. Hallelujah! Kaya nga, nandito na siya, nananahan na siya. Pero because he is a gentleman, hindi siya basta-basta na lang nagbubukas ng pintuan. Hayaan po natin siyang pumasok doon sa ating mga pintuan, doon sa mga sulok ng ating bahay. No, ng ating mga buhay at sabihin natin, "Lord, ikaw po Panginoon, sa iyo ko na po binibigay itong wallet ko. Lord, ikaw po Panginoon, ikaw na pong bahala dito sa ugali ko. O dito sa relationship ko na ito, Panginoon. O dito sa relasyon ko sa aking bienan. O dito sa the way how I conduct my business or my work or my job. O dito sa aking mga pakikipagkaibigan." Alam ka naman sabihin natin kung tayo po ay mga kabataan, alam ka naman sabihin natin, "Lord, mo pakialaman yung pakikipagkaibigan ko, bagamat ayaw nila sa iyo at ayaw nila sa gospel of grace." Ganun po ba mga kapatid? Kaya po natin si Jesus. Inimbitahan po natin si Jesus Christ. Hallelujah. Kaya hayaan po natin na siya po ay galawin yung lahat ng mga bahagi ng ating mga buhay. Amen mga kapatid. Pwede po ba nating mapalakpakan si Jesus Christ? Thank you, Lord. Amen. Alam niyo, sabi po ng Bible, inalis na po ni Jesus Christ yung kasalanan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng salibut. Inalis na po ni Jesus yung kasalanan. At ngayon, mga kapatid, yung mga araw-araw na nagagawa nating kasalanan, mga kapatid, yan po ay pinagtagumpay na tayo ni Lord. At para mapagtagumpayan po natin, mga kapatid, kailangan po natin gisig lang tayo sa kamalayan na tayo ay tunay na katuwiran na ng Diyos. Kaya nga tama yung 1 Corinthians chapter 15 verse 34. Ang sabi po din mga kapatid, "Awake to righteousness and sin not." Awake to righteousness. Saan ka daw magigising, kaibigan? Sa katwiran. Ano katwiran? Katwiran sa pamagitan ng kautusan? Hindi. Katwiran sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo. Kaya nga sabi ni Apostle Paul doon sa Philippians chapter 3, itinapo na daw po niya yung lahat ng pwede niyang ipagmapuri, ipagyabang. At ang tinanggap na lamang niya mga kapatid ay yung katwiran,
Dahil kay Kristo. Yun, when you awake to your righteousness, pag nagising ka, nagkaroon ka ng kamalayan na ikaw ay tunay na ginawa ng matuwid ng Diyos, you will sin na. Pag sinabi halimbawa sa iyo ng kaaway, oh, tikman mo ito, buhay na ako sa katuwiran ko kay Kristo. Binanal na ako ng Diyos, tapos na ako dyan. Amen? Kapag ka mayroon na namang nagsiserve ka sa internet, tapos biglang may umapir doon, napapat na off mo kagad. Na-ex mo kagad. Kinuha mo kagad yung martilyo, winawasak ko yung intent, yung computer. Bibili na lang ako ng bago. Ang dami. Ang gastos na lang. Bakit? Because you've already awakened to your righteousness. And what is that righteousness? The righteousness that comes from Jesus Christ. Not on the basis of your own goodness, but on the basis of His finished work on the cross. Sabi mo nga sa tabi mo, awake to righteousness, sin not. Letter C. May napupulot po ba tayo mga kapatid, kahit konti? Letter C, tingnan po natin. The consideration. Inimbitahan si Jesus. Yung circumstances, may kasal. Inimbitahan si Jesus Christ. Kinonsider kaya ni Jesus Christ yung invitation? Kinonsider ba niya mga kapatid? Yes! Pansinin natin mga kapatid, na noong anyayahan sa kasalan si Jesus, dumating ba siya? Hallelujah. Dumating po si Jesus. Sa lahat po ng kaganapan ng buhay mo bilang isang anak ng Diyos, wala kang dapat ikatakot na i-injanin ka ni Jesus. Hindi ka kailanman i-injanin ni Jesus, kundi darating po siya para tulungan ka. He cares for you, at kapag tumawag ka, He will answer you and move in your need. Siya nga mismo ang nangako mga kapatid sa Matthew chapter 7:7-8. Diba sabi doon, ask and it will be given you. Seek and you will find, knock and the door will be opened to you. Ipinapansin ko na po sa inyo dati ito mga kapatid, yung ask, sisimula sa A, yung seek, sisimula sa S, yung K, nagsisimula sa knock. Pag pinagsama-sama mo yon, ask pa rin. No? So ibig sabihin, yung asking, yung seeking, yung knocking is just asking. Iba-iba lang ng degree. No? Yung humihingi, yung naghahanap, at yung kumakatok. At nangako na po si Jesus Christ sa verse 8, sabi ito, for everyone who asks, receives. And the one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Isn't that the promise of Jesus Christ? So therefore, mga kapatid, kapag tumawag tayo sa Kanya, tiyak na tiyak, darating po si Jesus. Why? Because Jesus is our everyday miracle worker. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. So, He participates in the events of life. Tingnan po natin yung pangalawa. His power in the events of life. His power in the events of life. Mula po sa verses 3 to 9, makikita po natin letter A. Habang may kasal, habang nandoon si Jesus, habang nandoon yung mga disciples, habang nandoon si Mary, letter A, there was a problem. Nagkaroon po ng problema. Ano problema mga kapatid? When the wine was gone. Problema po yan mga kapatid. When the wine was gone. Habang nagaganap po ang pagdiriwang, naubusan po sila ng alak. Nagkaroon po ng kakulangan sa sobrang dami po ng bisita sa isang kasalan ng mahihirap. At para sa mga Hudyo, napakalaki pong problema mga kapatid nito. Bakit? For three reasons. First mga kapatid, it was a matter of honor. Responsable po yung lalaki na siya po ang bahala to take care of the needs ng kanyang mga bisita. Kahihiyan na ikaw ay kapusin sa alak. Pangalawa mga kapatid, ang maubusan ka ng alak, kahihiyan, hindi lang para sa iyo, kundi maging sa pamilya mo. Tama mga kapatid? Di ba miskin naman dito sa atin? Yung mga parte ng babae, parte ng lalaki, talagang magkukontribute po yung mga kapatid hanggang sa mangutang pa nga. Para huwag lang magkaroon ng kahihiyan. So, ganun din po doon. Thirdly, mga kapatid, may mga pagkakataong ang pamilyang nagkulang ay pinagbabayad. Wow! So, pag nagkulang ka, baka may danger na mapagbayad. Kaya napakalaki po talaga ang problema ito. Kung iisipin po natin, di ba't ganun po sa buhay, lagi bang nasusunod, mga kapatid, ang pinagplanuhan mo? Sagot po kayo, mga kapatid, para may kausap ako. Hindi. Nagplano ka na, alam mo okay na yung lakad ninyo, alam mo oh, ayos na yung ano, yung gig. Pero hindi pala no, may mga problema, bigla kang umaampir na problema, no?
Kaya sabi ni Jesus Christ, para hindi na po tayo masurpresa sa mga problemang ito, sa John chapter 16, verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. Sabi mo nga sa katabi mo, in this world, you will have trouble. Pero hindi natapos si Jesus Christ doon. What a beautiful verse, mga kapatid, na hindi natapos si Jesus Christ doon. Sabi niya, but take heart, I have overcome the world. Hallelujah. Yes, dadaan po tayo sa pagsubok, mga kapatid. Yes, dadaan po tayo sa deep and sunless valley of the shadow of death. Pero hindi po natin pag-uusapan yung shadow of death. Ang pag-usapan po natin yung shepherd. Yes, dadaan po mga kapatid si Shadrach, Meshach at Abednego, mga kapatid, doon po sa pugon. Pero huwag po natin pag-usapan si Shadrach, Meshach at Abednego. Pag-usapan po natin yung ika-apat na kasama po nila doon sa pugon. Yes! No, si Daniel, mga kapatid, ay nandoon nakakulong sa leon. Pero huwag po natin pag-usapan yung leon. Pag-usapan po natin yung Diyos na nagligtas sa kanya mula sa bunganga sa bibig ng mga leon. Amen, mga kapatid? Yes, dadaan ka sa mundong ito, mga kapatid, with trouble. But take heart, ang pag-usapan po natin is that Jesus overcome the world. Hallelujah! Praise God! Yung po yung pag-usapan natin. Kasi minsan sinasabihan po tayo mga nasa biyaya, yung mga nag-Christ-Christ niya, wala na pinag-usapan niya, kundi puro victory, puro mga tagumpay, puro kagalingan. Yes, syempre. Alam nga naman ang i-preach namin dito eh, magkakasakit po kayo. In Jesus' name. Magkaka-COVID. Alam nga naman yun ang i-preach natin, mga kapatid. That is not good news. The good news is on the cross, by the stripes of Jesus, you were healed. Hallelujah! The good news is on the cross, mga kapatid. No, ikaw na mahirap, ikaw na dukha, dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus, ikaw ay pwede nang sumagana. That is the good news of the gospel of grace. Praise God! And so sabi ni Jesus Christ, huwag na kayo magulat, in this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Hallelujah! Ang sarap malaman, mga kapatid. Ang nakaka-comfort, nakakapagbigay ng kapahingahan. Na yes, pwede akong dumaan sa anumang pagsubok sa mundong ito. Pero salamat, kasama ko ang Panginoon. Salamat, suma sa akin ang Panginoon. Hindi kapos ang kanyang biyaya. Hindi kulang ang kanyang kagandahang loob para ako ay papagtagumpayin. Amen, mga kapatid? So maaaring baliwala yung problema mo sa mga taong kapaligid sa iyo, maging sa mga mahal mo sa buhay. Baka mamaya dumadaan ka sa pagsubok ngayon, pero iniisip-isip mo, bakit naman yung kamag-anak ko walang say? Hindi man lang mag-text eh. Alam naman dumadaan kami sa pagsubok na ito, hindi man lang ni-honey ho. Kapatid, huwag ka tumingin sa tao, tumingin po tayo kay Kristo. Kakapusin ang pinakamagagaling na tao. Kukulangin ang pinakamahusay na pwede nating pagtiwalaan. Pero kailanman si Jesus Christ, hindi kukulangin sa pagkilos sa buhay mo. Hallelujah! Thank you, Lord! Kaya nga sabi po ni Jesus Christ, pwede kang lumapit sa akin sa trono ng aking biyaya. Lumapit po tayo sa trono ng biyaya ng Diyos. Bakit naiintindihan tayo ni Jesus? Hebrews 4:15 and 16. Why? Title natin, Jesus is our everyday miracle worker. There was a problem, but praise God, letter B, there was a procedure. Yun ang sarap kay Jesus. Oo, yan mo may problema yan. Pero meron niyang solusyon. Ano sabi sa verses 3 to 5? Jesus' mother said to him, they have no more wine. Woman, why do you involve me? Jesus replied, my hour has not yet come. His mother said to the servants, do whatever he tells you. In this time of trouble, mga kapatid, sino pong nag-demonstrate kung anong pwede natin gawin pag may trouble tayo? Si Mary. Mary demonstrates, shows us, tinuturo po ni Maria, kung ano yung dapat natin gawin. And he gives us two ways that pwede natin gawin kapag meron tayong problema. Number one, anong pwede mong gawin pag may problema? What's the procedure? Flee to Christ. Flee to Christ. No? Sabi mo nga sa katabi mo, let us flee to Christ. Yung iba po, pag may problema, they flee from Christ. Palayo. Okay, hindi. Pag may problema ka, flee to Christ. Na magkaroon ng problema, inilapit po ni Mary kay Jesus. At ito rin ang dapat nating gawin.
Sinabihan na po tayo ni Paul sa Philippians chapter 4, 6 to 7, sabi doon, don't fret or worry. Instead of worrying, pray. Let petitions and praises shape your worries into prayers. Letting God know your concerns. Ano mangyayari? Verse 7. Before you know it, a sense of God's wholeness. Hallelujah. Everything coming together for good will come and settle you down. It's wonderful what happens when Christ displaces worry at the center of your life. Hallelujah. Ganda, no? Pagka ikaw may problema, lumapit ka na kay Jesus. Ilapit mo na kagad sa Kanya. Huwag mo nang patagalin. Okay? Huwag mo nang patagalin. Kasi pagka lumapit ka na kay Jesus Christ, ang sabi po ng salita ng Diyos, the peace of God, no, will come upon you. The peace of God will come upon you. Now, pansinin po natin mga kapatid, na si Jesus, tinawag po niya si Mary na woman. Napansin niya mo? Woman, sabi ni Jesus. Now, yung woman po, hindi po yung nagpapakita ng kabastusan. Huwag po natin pagbitangan si Jesus, ba, tinawag yung nanay na babae. Siyempre, sa panahon natin ngayon, pag sinabi yung, babae, luto na ho ba? O sinabi mo yung nanay, luto na ho ba babae? Pag sa atin, mga kapatid, kabastusan yon. Pero sa panahon po nila, mga kapatid, hindi po yung kabastusan. Naalala niyo po, nung si Jesus Christ nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, inihahabilan na po niya si Mary kay John. Anong tawag niya kay Mary? Woman. Buong paggalang, no? No, yun po ay pagmamahal. Buong pagmamahal ng tawag po niya sa nanay niya ay woman. At dito po, ipinapaalala po ni Jesus sa nanay niya sa laman na mayroon po mas malaking agenda sa buhay niya kaysa sa agenda lang ni Mary at ng alak sa kasal. Kaya sabi ni Jesus Christ, woman, do not involve me. Okay, woman, nanay, hindi po huyan yung talagang ano, agenda. Now, pansinin po natin mga kapatid sa Luke chapter 2 verse 51, sulit yun na lamang po. The Bible tells us that Jesus was subject to Joseph and Mary. Nung bata pa po si Jesus Christ, sabi sa Luke chapter 2 verse 51, and he subject himself to them. Sumunod po siya sa tatay niya at sa nanay niya. But this time, habang siya po mga kapatid ay nandoon na, nagsisimula na siya sa pagmi-ministeryo, sinasabi niya ngayon sa nanay niya sa laman, Nay, submit na po kayo. Sabit na tayo sa kalooban ng Diyos. May mas malaki ng agenda, may mas malaki ng kalooban, and that is the will of the Father. Mary ran to Jesus. He fled to Christ. Lumapit siya, may problema, lumapit siya kay Jesus. What a good example for us to follow pag meron din po tayong mga problema. Pangalawa, he did not only flee to Christ. Number two, follow His commands. Follow His commands. Sabi po ni Mary sa mga servants, do whatever He tells you. Do whatever He tells you. Alam po ba natin mga kapatid na ito ay ang kais-isang utos ni Maria sa buong Bible? This is the only command of Mary in the Bible. Kaya po yung mga nagtuturo po no, na si Mary dapat sambahin, na si Mary ay dapat pong sundin, sundin natin si Mary. No? So of course, hindi natin dapat sambahin si Mary. Sapagkat ang tinasamba lang ay ang Diyos. Pero sundin natin si Mary. Ano sabi ni Mary? Do whatever He tells you. Pag sinunod mo si Mary, papataka kay Jesus. Pag sinunod mo si Mary, sasabihin sa'yo ni Mary, do whatever Jesus tells you. So lalapit ka kay Jesus pag sumunod ka kay Mary. Eh ano bang gagawin, pinapagawa sa atin ni Jesus pagdating mo sa kaligtasan? You must be born again. You must be born again. Of course, mamaya, makikita po natin, may talagang ipapagawa si Jesus. Pero, pagdating po sa kaligtasan, sabi ni Jesus Christ, no, kung susundin natin si Mary, Mary, ano pong gusto ipag-uutos niyo? Sabi ni Mary, sumunod ka kay Jesus. Sabi ni Jesus, maborn again ka. Kaya yung po mga sumusunod kay Mary, maborn again po kayo. Hallelujah. Kilalanin po natin si Kristo, sampalatayanan po natin ang ating buhay na Diyos. Jesus is our everyday miracle worker. There was a problem, there was a procedure, flee to Christ, follow His commands. Pangatlo, there was a performance. Nung nasunod po mga kapatid yung procedure of fleeing to Him and following His commands, there was a
performance. Sabi doon, sa verses 6 to 9, nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Ilang galon nga po mga kapatid yung dinideliver natin tubig? 5? O ito po, 20 to 30 gallons po ang dami ng water jars. And then sabi po doon, then Jesus said to the servants, ito na, fill the jars with water. So they filled them to the brim, agad doon sa bibig. Then he said, and then he told them, now draw some out and take it to the master of the banquet. They did so. Ginawa po nila. And then, sabi po doon, sa next verse, verse 9, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from. Hindi niya alam siya galing. Though the servants who had drawn the water knew. Sino lang po nakakaalam mga kapatid? Servant. You see, pag servant ka, marami kang alam. Sino po ba maraming alam sa pamilya? Yung kasambahay. Tama. Sana punta amo mo. Nandun po nag-go. Amo rin mag-go amo. Hindi po, umiinom po yung go. Marunong, maraming alam po yung ano, yung kasambahay. Even here, wala lang akala ko na nangyari, but the servants knew. Question. Yes, I know you are a son, but are you also a servant? Yes, naglilingkod tayo sa Panginoon. No? Kaya pag naglilingkod ka sa Panginoon, may revelation sa iyo. May kapahayagan sa iyo. Gaya po nito mga kapatid, the servants knew. So, pag involved si Jesus mga kapatid, the common becomes special. Pag involved si Jesus, the ordinary becomes extraordinary. Pag involved si Jesus mga kapatid, the natural becomes supernatural. Kayang baguhin ni Jesus ang anumang problemadong sitwasyon na inilalapit sa kanya. And so, tanungin po natin, what kind of performance did Jesus, our everyday miracle worker, do? Ano klaseng performance? Kasi may procedure na eh, dun sa problema eh. Anong klaseng performance yung ginawa niya? Number one, the performance was unconventional. Unconventional. Pag sinabi po natin unconventional, hindi po yan normal. Kung hindi rin yan kinaugalian. Naalala mo ba natin mga kapatid nung si Jesus Christ na Matthew chapter 4 verses 1 to 11 nung siya po ay tinukso ni Satanas sa ilang? Ilang araw po siya at ilang gabi po siya nag-aayuno? 40 days and 40 nights. Kung 40 days and 40 nights ka hindi kumakain, gutom na gutom ka? Yes. Pero mababasa po ba natin mga kapatid doon na si Jesus Christ gumawa ng himala para sa sarili niya? Nag-produce po ba siya mga kapatid ng tinapay sa pamamagitan ng bato? Hindi. Hindi niya ginawan, hindi siya gumawa ng himala para sa sarili niya. Pero eto siya ngayon, nasa kasalan siya. Gumagawa siya ng himala para pagbigyan ang luho sa isang kasal. Bakit luho? Abay, alak, pwede namang wala ng alak. Di po? Pwede naman. Pero bakit? Kasi nga, gusto niyang maging involved sa buhay ng iba. Pansinin po natin mga kapatid na hindi hinawakan ni Jesus yung 6 stone water jars. Kumbaga sa magician, sabi ni Jesus Christ. Hindi niya hinawakan yung 6 stone water jars. Incidentally mga kapatid, yung 6 is the number for man. 6. Kapos sa number 7, which is the number for God. At yung 6 stone water jars ay stone. Bato. Yung pag pinaglalagyan, hindi po niya yung hinawakan, hindi rin po niya hinawakan yung tubig. Basta sinabi lang niya, fill the water jars with water to the brim. Wala siyang hinawakan doon sa mga elementong iyon. Incidentally mga kapatid, alam mo ba na para magkaroon ka ng masarap na alak, papasa na. Hindi naman po ako lasengo dati, pero yung mga lasengo sa inyo, alam niyo to. Yung mga uminom sa inyo dati. Sabi ko po dati. Walang umi-amen. Sabi ko po dati. So, para magkaroon ka ng alak, it takes a minimum of 2 weeks for fermentation. Kasi ang alak, hindi po nanggagaling sa tubig. Ang alak, galing po sa ubas.
Tapos, naimbento na ngayon, ang alak pwedeng manggaling sa mangga. No, ang alak pwedeng manggaling sa peaches, o kung ano-ano mga prutas. Pero kinakailangan mayroong prutas. Tapos, kailangan 2 weeks para mag-ferment. Magkaroon ng chemical changes. Yung mga nag-aral po sa inyo ng chemistry. Chemical engineering. Kinakailangan magkaroon po ng chemical changes. After 2 weeks, mag-ferment na po yun. Tapos, hindi pa doon tapos. Sapagkat pagkatapos po ng fermentation, dadating po yung aging. Yung mong papapaida din mo. And it takes 2 to 3 weeks daw of aging. So, all in all, 2 plus 3 is equal to 5 weeks. Para magkaroon ka ng alak. And yet, eto po si Jesus Christ, nung mag-perform na po siya, it was so unconventional. Bakit? Sapagkat mula po sa tubig, naging alak sa isang iglap. Sa isang iglap lang, kapatid. Hindi po inabot ng 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, 4 linggo, 5 linggo, isang pikit mata. Isang snap of the finger. Nagkaroon na po kagad ng alak. Wow! Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah! Yung po ang sarap pag-involve si Jesus. Kasi pag-involve ka at hindi si Jesus, matagal, 5 weeks. Kung tao lang ang magfe-ferment, it would take 5 weeks. Pero kung si Jesus ang magfe-ferment, it takes the snap of a finger. Pag sinama mo si Jesus Christ sa sitwasyon mo, sa problema mo, kapatid, no? Who knows, mga kapatid? Yung mga iniintay po natin katagal-tagal dahil tayo po yung bumabanat, tayo po yung nag-iistratehiya, tayo po yung nagpaplano. Pero pag sinabi mo na, Lord, bibitawan ko na ngayon yung sarili kong style, ikaw na nga, Panginoon. Sapagkat sa kamay ni Jesus Christ, ang 2 tinapay at 5 isda ay dumadami. Amen, mga kapatid? Depende lang yan kung kaninong kamay naroon yung isda. Eh, depende lang yan, kapatid, kung nasa ang kamay, yung problema mo. Kung nasa kamay mo pa rin, kapatid, 5 weeks. Pero kung sa kamay ni Jesus Christ, kapatid, it's just a snap of the finger. Hallelujah. So, pinapakita rito, mga kapatid, na pagdating sa himala, yan ay area ng Diyos. Wala kang kinalaman dyan. Diyos lang ang nakakagawa ng himala. At pag sa paggawa po niya ng himala, sabi ng Isaiah 55 verses 8 to 9, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts." Sino mas mataas ang kaisipan? Ang Diyos. Kaya nga tayo mga nasa biyaya, nagre-renew po tayo ng ating isip sa isip niya. Amen, mga kapatid? Kaya nga pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, bumababa po yung isip niya sa pamagitan ng salita ng Diyos na ating pinag-aaralan, binabasa, pinagbubulay-bulayan. So that His thoughts will become our thoughts. And when His thoughts become our thoughts, His ways will also become our ways. And when His ways become our ways, His results will become our results. Hallelujah! Palakpakan nga po natin si Jesus. That was his performance. It was unconventional. Hindi po karaniwan. Pangalawa, mga kapatid, it was uncommon. It was uncommon. Hindi po siya karaniwan. Sabi ko sa verse 10, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink, but you have saved the best till now." Ano yung karaniwan na kalakaran, mga kapatid? Pag may kasalan sa panahon po nila, ilalabas muna yung best. Kasi kakakahiya eh. Pero pag lasing na po yung mga tao, pag hindi na nila malaman yung lasa, ilalabas na po yung chipanga. Ay, syoktong na. Ilalabas na po nila yun. Hindi nila mahalata. Okay? Pero kakaiba ito. Kakaiba ito, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ay inuna muna yung hindi masarap. Tapos, bandang dulo na, yun yung best. Ano mo kayo, mga kapatid? Di ba si Jesus Christ ganun? Daw, inuhuli niya yung best. Kaya nga ikaw ay pabuti ng pabuti. Hallelujah! Kaya nga pagaling ka ng pagaling. Hindi mo ba nakikita ang best version mo bilang anak ng Diyos? Hindi mo ba nararanasan, kapatid, yung kung sino ka talaga pagdating ng panahon?
Kaya nga sa kaduluduluhan, sabi po ng aklat ng unang Juan, we shall be like Him. We shall see Him as He is. Ano? Napaka-typical po kay Jesus, our everyday miracle worker. Incidentally, ang ministeryo po ni Moises sa lumang tipan ng kautusan, nagsimula po sa Ehipto, judgment. Noong nagsimula po si Moises ng ministry, judgment, ano yung unang plague? Turning water into blood. Eh ano po ba ang tubig mga kapatid? Necessity po yan ng life. Amen? Mawalan na ng kuryente, wag lang tubig. Amen? Mawalan lang po ng kuryente. Parang yung iba gusto kuryente, tubig na mawalan. Mawalan na ng kuryente. Kahit di na makapanood ng ano. Probinsyano. May probinsyano pa ba? Basta't may tubig. Necessity yan ng life. And yet, doon sa panahon po ni Moises, ang una niyang ministry, ang unang himala na ginawa po niya, first plague, turning water into blood. Judgment. Kakaiba dito. Bakit? Sapagkat ito ang unang himala ni Jesus. Turning water into wine. So kung sa Old Covenant, judgment kay Jesus, joy. Hallelujah. Bakit? Because Jesus is the personification of grace. Eto maganda mga kapatid. Pagdating po sa last act ni Jesus, bago po siya may pako sa krus, doon sa Last Supper, ano na naman ang meron doon? Wine. Yung wine ay simbolo doon sa Matthew chapter 27. No, sabi ni Jesus Christ, ito ay simbolo ng aking dugo. Titigis sa krus ng Kalbaryo upang pasinayaan ang bagong tipan. Ganda, no? So, pag pinasinayaan na yung bagong tipan, ikaw nasasampalataya kay Kristo. Ikaw ay maliligtas. At hindi ka lang maliligtas. Ikaw ay mapapasama sa church. At ang sabi ng Bible sa Ephesians chapter 5, yung church, that is the bride of Christ. Kung ang church ay bride of Christ, sino ang bridegroom? Si Jesus. Kaya ikaw, kung kasama ka kapatid sa iglesia, ipapakasal ka kay Jesus. So, biruin mo, full circle. Nagsimula si Jesus Christ na kanyang ministry, involve ang wine. Matatapos si Jesus Christ na kanyang ministry, involve pa rin ang wine. Tapos, ang kaduluduluhan ng history natin, dalawa ni Jesus Christ, kasal. We will get married to Jesus Christ. Ano? Kaya, yung pong sinabi po ng master of the banquet na, you have saved the best till now. Pwede rin po niyang sabihin ito kay Jesus. So, pwede natin sabihin kay Jesus, alam mo, Jesus, you have saved the best till now. Kaya sabi ni Jesus Christ, be prepared to be surprised. The best is yet to come. Hallelujah! The best is yet to come. Kaya yung nararanasan po natin ngayon, hindi pa po yan yung best. Amen? Paganda ng paganda. Ikaw ay pabait ng pabait. May namumusta po sa akin, Pastor, kumusta po kayo? Eto, sumagot ako, pabuti ng pabuti. Ba't may sakit po ba kayo? Bakit? Kasi nasanay po tayo mga friend, na pag kinukumusta ka, ano sagot mo? Mabuti. Ayun, iba ba? Ayos lang. Okay lang. No? Eh wala ka nang, hindi, wala pagbabago. Mabuti ka na last time ba? Mabuti ka pa rin? Sabi po ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18, we are changed from one degree of glory to another. Kaya pag kinumusta ka, sabihin mo ito, pabuti ng pabuti. Pahusay ng pahusay. Pabait ng pabait. Amen mga kapatid? Salamat. Asawa ko po yun, yung nag-amen na yan. Praise God. Number three, ano klaseng performance mga kapatid yung ginawa ni Jesus? It was unbelievable. It was unbelievable. Hindi ka pa rin paniwala. Kung ikaw kapatid ay kasama ka sa, kung ikaw yung master of the banquet o kaya ikaw yung servant, makakalimutan mo pa ba ito? Na yung meron kang inatinan na kasal, tapos yung alak na wala, tapos yung tubig naging alak, anong gagawin mo rin kapatid? Aba, pag natikman ko yung, wow, naman, grabe. Hindi ko na ito makakalimutan. Hanggang tumanda ko, dadali ko na ito sa hukay. Ang matindi nito mga kapatid, pagka nasaksihan mo yung ginawa ni Jesus Christ, hindi mo mapipigilang ikwento yun sa anak mo. Tapos sa apo mo pa, uy, alam niyo ba, matindi ako ng kasal sa kana.
No, bakit? Sapagkat nakatatak na yun sa iyo, kapatid. Di po ba't ganun ang dapat na ginagawa natin sa mga ginagawa sa atin ni Jesus Christ? Whatever Jesus has done in your life, di ba dapat kinikwento po natin? Sabi mo nga sa katabi mo, ikwento mo ng ikwento. Praise God. Jesus is our everyday miracle worker. Number three. Gusto mo ba natin? Yes. So, tapusin natin. His provisions in the events of life. Nakita natin kanina si Jesus nagpa-participate. Sa pag-participate niya, nakita natin may power siya. No po? Ito naman, tingnan natin. His provisions in the events of life. Sa verses 10 to 11. Letter A, mga kapatid. Jesus provided that which pertained to the flesh. Nung ginawa po ni Jesus Christ, no, nung siya po ay gumawa ng himala, tinugon po niya yung kanilang immediate circumstances. Di ba minsan kapag meron kang pangangailangan, kapag gusto mo matugon na talaga yun. Yung pangangailangan mo nung oras na yun, in the flesh, no, sa laman. At dahil hindi po siya nagbabago kahapon ngayon at magpakailanman, sabi ng Hebrews 13 verse 8, gagawin po niya yun sa iyo. Kaya kasabi sa Philippians 4:19, my God will liberally supply, fill to the full your every need. Sabi natin every need. According to His riches in glory in Christ Jesus. Hindi po sinabi ng Bible, some of your need, a few of your needs. No, mga kapatid, pangawakan po natin to, God will liberally supply every need na meron po tayo. Pangalawa, He provided that which pertained to the faith. Hindi lamang po doon sa kanilang laman na pangangailangan, kundi maging sa kanilang pananampalataya. Kasi sabi doon sa verse 11, His disciples believed in Him. His disciples believed in Him. Ibig sabihin, pastor, yung mga disciples niya, hindi pa nagbibilib sa Kanya, doon pa lang nagbilib. Hindi, mga kapatid, nagbibilib na sa Kanya. Kaya lang, nung nakita po nila yung himala ni Jesus Christ, lalong natumatag yung kanilang pananampalataya. No? Ipinapakita po ng naganap na ito sa kasalan sa Kana ng himala ay tanging Diyos lang ang nakakagawa. At yung kaluwalhatian ay laging sa Kanya. Of course, kung si God lang nakakagawa, eh, dapat ang glory para sa Kanya. Amen, mga kapatid? Ang glory para sa Kanya. Nakakalungkot lang, mga kapatid. Ba? May makikita ka ng mga gumagraduate na mga anak, ang pinuri yung anak. Na salamat. Salamat anak sa pag-aaral mo, sa kasipagan mo. Iniintay ko, salamat po Panginoon. Congratulations, etc., etc. Yes. Pero bakit ba nakagraduate yung anak natin? Yes. Bakit ka ba na-promote? Yes. Bakit ka ba kumita? Yes. Bakit ka ba umangat sa pamumuhay? It is because of what Jesus did on the cross. Hallelujah. Huwag po natin kalilimutan yun, mga kapatid. Kaya po, sa mga disipulo, sa isip po nila, kung kaya ng Panginoon namin na gawing alak ang tubig, walang imposibilidad. He can do anything and He can do everything. Kaya po tumatag yung kanilang pananampalataya. Kaya sa atin po mga kapatid, no, let us be established in our faith. In Jesus, by always hearing the gospel of grace, Acts 20:24. Pakinggan mo lagi ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Tapos na po tayo mga kapatid sa mga sermon na ang bida ikaw. Tapos na po tayo mga kapatid sa mga mensahe na 10 hakbang, isa na lang ang hakbang ngayon, si Jesus. Kasi pagka 10 hakbang, pag di mo pa nagawa yung number 8, mapufrustrate ka lang. Magagalit ka lang sa sarili mo, magpapakamatay ka. Maiinis ka. Sasabihin mo, hindi tama yung tinuro. Hindi ko kayang gawin, mga kapatid, may isang hakbang lang, si Jesus. Kaya makinig po tayo lagi sa mensahe ng biyaya. Makinig po tayo sa message of the cross, 1 Corinthians 1:18. Makinig po tayo, mga kapatid, sa mensahe about kay Christ. Because faith comes from hearing, and hearing the message about Christ. Rematos Christo. Yung mensahe po tungkol kay Christo, tungkol sa tinapos niya, sa ginawa niya doon sa cross. Kaya po ito mga disciples na to, sila po, lumalim po sila sa pananampalataya. His disciples believed in Him. Lalong tumatag yung kanilang pananampalataya. Nung makita nila yung himala. Pangatlo, mga kapatid, letter C. He provided that which pertained to the future. Nung gumawa po si Jesus Christ ng himala, doon sa Kana,
No, sabi po doon, what Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs. Pasilayin natin first of the signs, may susunod pang signs? Yes, una lang daw pala ito. First of the signs through which He revealed His glory. Tandaan natin mga kapatid, every sign, every miracle of Jesus reveals His glory. Amen? Kaya po ito sinasabi dito ni John, no? Unang ano lang to, unang saltada lang, unang patikim pa lang. Mayroon pang mga dadating in the future. Ipinapakita po nung naganap na ito sa kasalan sa Kana na ang himalang ang mga kapatid, tanging si God lang ang nakakagawa. Kaya niya po tayong itawid sa anumang krisis. Lalakas po yung faith natin kapag tayo po ay tumitingin sa Kanya. At habang tumitingin po tayo sa Kanya, no, pagaling ng pagaling, no, yung ginagawa ni Jesus Christ, palalim ka, ka naman ng palalim sa iyong pananampalataya. Tingnan niyo po ito mga kapatid. Sulit niyo na lamang po. Sa John chapter 6 verses 1 to 13, si Jesus nagpakain ng 5,000. Nagpakain po siya ng 5,000. Doon sa John chapter 6 verses 1 to 13, nagduda yung mga disciples niya. Pero sumunod na magpakain siya ng marami, nagpakain po siya sa Matthew 15, 32 to 13, 4,000. Hindi na nagduda. Ano sinasabi po ng dalawang talatang yun mga kapatid? Na sila po ay lumalim na sa pananampalataya. Yung unang pagpapakain, nagduda. Yung pangalawang pagpapakain, wala ka nang mababasang pagdududa. Bakit? Sapagkat naranasan na po nila doon sa unang himala. Amen mga kapatid? Di po ba ganun din po sa atin? Pag pinagaling ka ng Panginoon sa lagnat ngayon, di ba kaya mo nang mag-believe sa lagnat bukas? O sa lagnat sa susunod na buwan? Sapagkat lilingunin mo lang, sasabihin mo lang, oh, tinapos ni Kristo yung aking sakit doon. Pinagaling niya ako sa aking sakit at karamdaman. Therefore, pagagalingin niya rin ako ngayon. Amen mga kapatid? Kung nagdududa ka noon, ngayon, bawas na. Ngayon, hindi ka na nagdududa. Kung ikaw ay humingi ng supply noon, tapos sinuplayan ni Jesus Christ, ngayon, pag meron ka na namang humihingi supply, kaya mo nang panampalatayanan. Why? Because yung sumunod na himala is in the future. Kaya yung dinadaanan mo ngayon, kapatid, na problema, pag pinagtagumpayan mo yan dahil sa biyaya ng Panginoon, lalalim ka sa pananampalataya, kaya mong tumingin sa future. At sabihin mo, anumang suliranin, anumang problema ang daanan ko in the future, Jesus can provide. Amen mga kapatid? In conclusion, sabay-sabay po nating basahin mga kapatid, in any situation we have, Jesus is our everyday miracle worker. Let us trust Him. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Makulay ang iyong salita. Buhay ang iyong salita. Salamat, Banal na Espiritu. Ikaw ang aming maestro. Ikaw ang aming guru. Kapag tinitignan po namin ang iyong salita, Panginoon, nabubuhay kami. Nabubuhayan kami ng loob ng pananampalataya. Oh, we truly, Lord God, fall in love with You, Jesus. Again and again and again and again. Hallelujah. Let us fall in love with Jesus again. Falling in love with Jesus.